stop na ira na atong ginhawa. Kita mapaabot kung kada bayran na atong ginhawa. Kada pitik sa kuan tua pagbayad na mahal na may oxygen. Kita may baliktad oxygen na tangpiso lang ng usap na. Muna pag wifi ba? Pilip piso, no? Pinalo ng piso sa wifi. Kila ka oras. Ya, muna, atong pasalamatan ng Diyos. Amen. Sana patagdalan sa saan sa Diyos at ating pinagpuy sa saan ng Diyos. Amen. Amen. Diyos, atong si panalikod, Juan, tumulangok sa labing halang doon, makapili ubo sa pagbantay sa labing gampanas, makaingon sa Ginoo, ikaw akong malalabad o tig panalikod, ikaw akong Diyos sa sarili mong nasanay ka po, hindi sa tanang katalagman ng labing sayli, hindi kay kayo niya ang mga sasakit ng pamagay. Tabunan ka niya sa iyo mga pako, kung hindi ka kayo mausa ubo sa iyong katiman, ang iyong patamakuruman malalikod, magbantay ka niyo, hindi ka niya ang hatlog sa makatalagman sa gabiyon, o sa mga ujong na hadyong panahon sa aslaw, o sa mga sakit ng mga pagdiyak sa kaliknit, o sa kadawatan ng laglag panahon sa adlaw. Mahimong mga puka ng mga kalibo diya sa imong kiliran, na pulong kalibo, libot kalimo, at kalilig kalimo ang usap. Makita mo nga kung saan pasilot ang mga dautan, kay kihimong umagdalagpanan ng Ginoo, ang labing alam doon nga hinuptik panalipo. Walay katalagman yung udangat kanimo, kung walay kadawag mga buwag sa imong kulitanan. Pabantayan pa sa Diyos sa iyang mga anghel, aron pagnalipod kanimo bisag asa ka palito. Sa kuwangon kanila sa ilang mga kamot, aron bilin mausa sa mga bato ang imong mga tigil. Tumban mo ang maliyon mga bituin, mga mapintas miliyon ang bituin na malala. Ang Diyos na Ginoon, luwas doon kong katong na iyong mga kanako, o paralipdan ko katong ila sa akong ala, sa diyang sampitin ako nila, tabagun ko sila, mag-uban ako kanila sa niyang tinahan na sa kalisdanan. Luwason ko sila upang silunggan, gantihan ko sila ang taas ng kinabuhi, luwason ko kayo sila. Amen. Ipay ko na po kay Kawalia. Amen. Ipay ba ta? Ha? Amen. Amen. Ipay bang gabi ay? Ipay ba ta? Basi na po lang ang ipay. Ang huwag ka ipay. Tuta, din ang matulog. Tuta, din ko nung mga lalaki sa tubangan. Din ko magduka. Ginoong Diyos, amahan nga doon. Kamahanan ka nga Diyos. Dahil ito amahan. Salamat sa mga tayo. Salamat sa inyong itong anak na si Jesus na naghalag sa kinabuhi para ka namin. Ayaw kami makapanayang pagduol ka iyong Diyos. Sa baktabang sa mga Espiritu Santo. Salamat, hindi ka magtago. Kanina pa man, Lord, sa mga pagdai, pagsipa, devotion, God. Ikaw na gaubanan, na kapahinuntun na, ka na muong saon, na kapunan saon na mong lumangayagan ka rin na. Lord, kung wala ka, wala kami mahimo. Kusang among mga buhat, balos na ni sa among isa imong ginawang naman. Lord, ayaw itugot ni kalimta na mo ang pagbuhat na ini. Kung ginuntabang kami, kami sa unsay may tabok sa kalibutan, unsay mga problema, mga pagsulay, dili kami mulunga sa pagpangalagad na kayo. Lord, nagatuo kami, kagayin among buhat, dili may mong gawa. Panahin, kulang sa dino ang mong pagkasawaan ka ron. Balaanan, doon sa mga pinsay ni Diyos. Pagaling kami naman yung kabahan sa pag-aplikar, gayon din ni Kulong. Hinuang mo, hinuang, na makita kini sa mong kinabuhi. O pagawas usap kini, ang bunga nini makita sa mong kinabuhi sa mga katawa na nagpunyak na. Hinuang kami panalangin, kaya asin sa mga natin, sa kuangong komunidad, sa tibuok, hallelujah. Tibuok na mong prinsipalidad, tibuok probinsya, na binalis sa Sibuok, sa tibuok Pilipinas, tugali sa tibuok kalibutan. Hinuang kami kahaya asin, hinuang kami panalangin ng pagkanya. So, panalangin niya ang mahal ay magtulog sa mga kinabalik na mga bayan. Sa bayan, sa display si Juan, so, nagawas ang inig na kapabati, man sa mga pulog, tinuha nga sila ulit ang panalanginan sa nagkadungong ni inig. Salamat, alayon ka nga Diyos. Pero may ang po na naman sa mga pangalan sa pangalan ni Jesus, sa mga Ginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So, itong pag-aispitan, pero may suot. Mga sa patuloy, mga ginaglilikanan, mga anak. Hallelujah! Nagsuot, labis ang tagbahin sa kaayo sa Diyos na sa iyong dihong. Amen? Maayong butang, pinaagi sa dihong o sa gahong sa atong Diyos.
So adunay pagdihog. So kasi natingala ka itsuon na muna mag-gimalas mag, malas na nilong tubiga. Ganun ba nga na kasi natin tulipang narinari. Kalisod. Amen? Base ang dihog itsuon. Medyo na bugnaw-bugnaw na saan. Anyway, ang dihog naasa wala Espiritu Santo sa tabang niya. Wala nga. Nakalitagon atong pag-isgutan ang tulong sa Diyos dahil sa pagdihog unsa ang kahimuan niya sa ating kinabuhi sa Timog 2:8-23. Amen? So ito, mabasa niya sa text Buhat chapter 10 verse 38. Buhat 10 38. Sinasayin ka mo, may tumulong kang Jesus na Nazaret nun. Nagibubuan sa Diyos o kahong o sa Espiritu Santo. No? Nagibubuan na ito kini, di ba? Sa niya nga siya nagpa-bautismo, ibubo nila o kaniya ang Espiritu Santo nga pulmang kalapati. So, naala dito ang dinog sa niya ibubautismoan siya. Sa niya tinihuan. Tumiado siya sa talang dapit o naghimog mga maayong butang. Nag-iayaw niya ang tanang gawaan, kaya ang Diyos niya at bakit niya. So, niantuhan siya sa tanang lugar, no? Naghimo gayon sa mga mangayong butang. So, kanina yung diyon, mga suod, maghimo niya ay makita, maghimo, makabuhat o maayaw. Amen? Hello? Mapamuliha? So, muna nga, nagsaliha nga si Ginoong Jesus, inihugan sa Diyos, nakabuhimo siya ang mga mangayong butang. Nakahimo siyang pamilagno. Amin ba? Kaya milagno sa Biblia ng atong nabasa, di ba? Nagpakaon siya o 5,000 katao ay labot ang bumayi yung mga mata. Isa pa, nag-ayos siya ang mga masakiton. Amin ba? Sampay gibuhat ni Ginoon. Lagi mo siyang milagno. Sa tumunan niya, milagno gino? Bino. Bino, di ba? Bino sa kaina. Amen? So inala ka gamhanan ang Diyos ka atong ialagaran kung siya din lang siya gani iya magaling ipagano na ito kung karoon diya sa Matthew 28 verse 20-19 ba nga gianak ka na ako ang kawang sa Diyos busa panglakaw ka mo ugin mo ang akong alagad at tanang katawahan sa tibok kalibutan. Notice mo sila sa ngalan sa masalat sa Diyos Santo o ako magawa ka ninyo. So dili din tayo hadlo. No? Dito ang mga balata, yun naman, kayo ba nang nasa Ginoo? Unang din ito, magsigig po yung sumahay. Go out our comfort zone. Amen? Magawas ta. Kaya pagkalipay, nga lang sa balay, kapuyo. Gawas, kumahimo. Nadung lang kayo kayo ang kapagsaan nyo sa pulong sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, mayroon na ang diyog sa Diyos, doon ay katuyuan para sa iyang burato ng rekanato. Amen? Ano man, kaya ang diyog sa Diyos, upadayag, ipadayag din ini ang gahong, ipakita ang gahong sa kaayuhan. Amen? Kung doon mga sakit, ano ang kaayuhan? Diba? So, yun ang gahong sa kagawasan, ngagikan sa pagkabilang ko. Uun sa pagkana, di ka sa pagkaginapos, sa sala, kung ikaw, di ka kabiya sa iyong sala, no? Ikaw ginapos ini. Pero kung naagihog sa Ginoo, ikaw mo yung gawas nun. Hindi mo tapat, gawas mo na ka sa sala. Kung ikaw ano naagihog sa Diyos, ginapos sa bisyo, kung sa pagkana, kung sa man, ang napriso, o mitoog ka na ito, karun. Kung sabay nakapatuog sa imo, kung sabay nakapasamok sa imo, pinahuna karun. Amen? Mahimo kang gawas nun. Ayaw ka sumpok kung yungon ka gawas nun sa Diyos. Malipay ka kung gawas nun ka. Kaya kanang dili ka gawas nun, mupadayon gani ka hangtod ba, mubalik na lang ang Ginoo, ang may tawo ka balod ka, unsay na lang ikot sa iyong parungan. Sa dili ka masumpok kung dili, imong pasalamatan nga nari ang Diyos sa Diyos. O sa pa, mutugot nga to sa mga tao. Amen? Lawas magmasilog tanong. So, di mo sa Diyos, maghimog ka na itong magmasilog
tanon. Pag masigot tanon ang mga tao, o salihang, salihang ang Diyos aron sa magmasigot tanon o magmatinon anon. Aron kaniya o baka sinati sa mga maayong mga butang pinahali sa salihang sa Diyos. Amen ba magsuot? Maghanta ka na itong kamalisan. Ikaw ba sumano? Huwag ka ba lulukod? Di mo ang kagawasan sa lihog sa Diyos. Ami ba? Kaya ino dali nga, ang lihog na sa Diyos, adunay katuluan. Adunay tungong, adunay purpose. Amen? So, dili lang basta lihog-lihogan. Na kung kita dilihogan, ang atong mga buhat, makita na ito na maayo. So, usama sa ginuhat, ginang Jesus sa Diyos siya ginuhugan, maayo mga butang, kaya ginang buhat. Ini ba? No? Kung natin nga, kaya nga nga, makukuha ko, di na wala kong kalikayan. Mula na kong adik sa isang butang, na hindi magkaymayan sa Diyos. Tungod kaya diho sa Ginoo, kung saan naman, nabugnaw na. Munang ikaw bugnaw na saan? So, unya, magdihog na sa tahan. Hello, gusto ba na itong malihogan? Amen. Kay nindot kinang dilihugan. Hallelujah. So, doon ay mga butang, atong butang rin, tulong kabutang, na nag-hispot rin o pagdihog. So, ang dihog sa Diyos, o ang katuyuan ni una, sa liyang nakakanato ang dihog sa Diyos, usapan may tao, in Psalm 133, verse 1 to 3, Psalm 133, yeah, 1 to 3, basa mong Biblia, masama na po ang puno sa Diyos sa India. Amen? Ang pagkaayo o pagkaanindot ay Diyos kung pagkahiusap ang puyo ang katawahan. Ingon ng mga isuon. Sama kini sa binilog na lana. Nagibihog niya sa ulo niya ron. O pinagalday na to sa iyong mga buo. O pinaligdig sa puyo sa resultan. Nakailatan ni Aaron, di ba? So, sa kapalit. So, sa lihang, nidihugan si Aaron, nidagayday kini asa, nga to sa iyang mga bungot. So, from the, kinsa man ang grace career, na magdihog, ika niya, it flows. Nga to sa mga leaders, from pastor, leaders, workers, and church, apostle man, evangelist pa ka lang, ang nagdihog, from, ika niya, from him, from them, more flow. Amen? Siguro nga kung si pastor nag-dilihugan, so ang mga dilihugan sa niya, mahin mo sa pastor someday. So mahin mo sa mga leaders ngayon na matinutano, na mga lagad sa Diyos. Ami ba? Usa pa? Kung binagayday kini sa iyo, so iya sultana, ato sa mga workers sa church. Wala ang kadasing kayo. Amen? Sama kini sa yamag sa bukit sa Hermon, nalihugba sa kamukturan sa Siyon. Dito misahan ang Ginoo sa paghatag sa iyang panalangin na mao ang kinabuhi ngunit tapos na. So, sa diha nga kita, mga igsuon, kita na kayusa, no? Nakita sa itong kinabuhi, nga kita dinuhugan. So, kung sa pamilya, may ka rin sa simbahan, may natong pinanuhay. So, yung magbuksing po itong espiritu rin sa simbahan. Pag uli, buksing nga po itong espiritu. May balaan na ba yun? Kaya ang puno, muit, mo taas, mo isa. Hello? Amen ba? No, wag may mukhang masinok ayon. So, ang dihog sa Diyos, kung naa, no, makabalo ka ng lupasay, no. Amen? Di ka magsigil, sumusukol, labi na kung mo. Anak ka, sa imong ginikanan, di ka na magsumusukol. Ano ang dihog? Nagsubuon, hindi na palipat na. Ano ang kadasig? Amen? Kadasig mo na ang ihatag ka natin sa Diyos. No, di na nakaalang subuon. At aw na lang yung bulaton. Uy, di am na bulaton. Ako, ano yung trabahoon? Ano man na, ano man ang dihog? Kaya misip ka, tawagan ka. O, asa man ka? Asa man mo? Dihog na ikinahanglan na tulara. Nga no, magahit daw sakay. Kaya ang dihog, medyo rin, bugnaw-bugnaw na sa siguro. So di ba tak dili tak di siguro gusto nga ba ang panahon nga may kalimutan ta sa pagdihog sa Ginoo na tutulog kay kita kapalayo na. So mo nang magpadihog na sa takaron aron ipanik sa Dios ang kainit kadasig sa usap-usap.
Okay? Magpabasigun, diha na pakita sa lihog. Anong kung gawas na ni Iglesia, tungkol sa lihog sa Diyos, blessing. Panalangin ka sa inyong komunidad. Amen? But first, sa sunod sa inyong panimalay. Amen. Amen? Blessing ka. Usa ka mong gawas, ilo sa nagunang mo na inyong pamilya. Ang tanong na lang sa inyong pamilya. First and foremost, unahon ang pamilya. Ipipay na rin mo niya ang kinahanglan. Ang inig abot, ulay gubot, ulay samok. Baka, ang bihog na ang kalitaw. Amen? Ay kalipay, kalimay, at sa bensay sa Diyos na ang Kristo. Amen? Kaya sa pagkikan ang bihog na niya. At ang mabasa, tumpasahan at ang kita niya, no, nga, ay sa salmo o ang mga panalangin. Ang mga panalangin ang isaan, masamay. Kung malilihugan ka, ang iyong trabaho, maayo, hindi mahulong, hindi mahundang. Hindi na-affirmation, no? Kay dihog masatanan sa mga panalangin. Kung nag-eskwila ka, usaman, ang makita sa ino, ba, pagkabuhay, di ba ka-awit? Pagkabuutan, pagyo, layo pa si teacher, gisugan na. Ma'am, ako'y daanak, sir. No? Kinanak mo na siya sa una, wapati dihog. Kaya naanak, kinayan mo sa mga pagtulog sa mga katimulanan. Kaya nagkaroon panahon na daanang may nain. Di naman dihog sa ginoong, dihog naman sa kalibutan. Naman, aptit kayo kung ang friend na mo text lang. Friend, why are you now? I need you now. So pag ang mama nagali, asa ka doon? Ay sa pangyaran ng imo mga kayo na, hukun din ako. Wala na. Sa nangyayat mo, ang dihog sa kalibutan, hindi pa mali. May dihog po na niyawa, dihogan sa ka, magbuhat ka di mao. Apan ang dihog sa ginoong, lindot ka ayon. Amen. Amen? Ano man, maayo man ang brother, maayo ang imong brother. Dili ka na magsisuko-suko sa inyong mama, di sa ka mapugal-bugal sa inyong papa. Dahil sa mga tao na pangibot di mo, wala na. Kanang mawalay gana sa pagsimba, kaya mula kaulang at umayin lugar, ang dihog wala ang ibig niya. Kung nahol din niya lingaw, wala ang dihog sa makita sila mo. Kaya dinihugan sa ginoo, kung nahol pagpangita ang ating kabataan. Amen? Kung ang tanang butang iya ganyang igadaga. So, pagdihugan ta, kanang mga butang i-bless sa ginoo, kanang to. Amen? Panalanginan niya, ang kuktan sa itong kamot, pumpan sa itong tiil. I-bless niya niya. Amen. Kung wala na ang dihog, saan asa kagalakaw, bungay si Piat. Bulit ka na nagpuspot at nagway. Ano man, ang dihog, mahinay na ukaw na. So, kung meron sa rong kabulan, sa lisa 2-8-2-3. Halimay atong i-dihugan ang mga angay, dihugan, mga butang. Amen? Magdihog na. Yeah. So, ikaduwa, ang dihog, watot na to, nato sa pagkabalaan, nato sa pagkaputli, pero mahibong epektibo sa misyon. Amen? Nato sa ginalian sa Diyos. So, anong dahil na mayroong epektibo sa misyon, ngayon taga nato sa Ginoo, kung sa magka, aling worship leader, backup singer, taga-gitar, taga-keyboard, worship, kanang tambourine dancers, whatever yung iligiwan sa church. Magba, ipos na doon. Ipit, ito. Kulakaw ka sa Bible studies, mga self-group, na ang epektibo. Ngayon nga, salamat sa Gino isuot, nga ayaw nyo po sa imong pag-apo. Ano na yan, no? So, naapangin ko lang, anak. Kanag yung busulot, nagyong ko, sa Gino isuot. Dili lang na ayaw sila. Masay na ayaw lang. Pero wala'y pagsunod. Kulang pa ang epektibo nila. Dapat epektibo nga. Amen? Amen. Ang sunod yun sa pagpangalagan sa Diyos. Yan yung dahil nga maghatod na po natin sa pagkakalahan ang dihog sa Diyos. Amen? Dili ang misyon sa gingarihan ko di kita mismo mahinong balaan. So kung kita balaan, siyempre ang mga nagsunod na po mahinong sa balaan. Sa mga balaan, in Leviticus chapter 8:12, gidihugan kita sa Diyos aron mahimong balaan. Amen? Leviticus chapter 8 verse 12. Amen.
Job chapter 8 nga haleluya gibubuan niya glana nga idiho ang ulo ni Aaron aron maghalad kaniya aron ba halad dibe aron paghalad niya si Aaron paghalad kaniya no so si Aaron mismo gigamit sa Dios gibubuan gidihugan aron maghalad na sa si Aaron unsay mga gihalad yung kuptan sa kamot niya, e bless. Kuna ginapang ang pagkato, no? Kuptan sa kamot-kamot ko, panalanginan, tumpa sa mga matiin. Matingalan ta, sa una, ang mga tumpan, piti matulukuna ng lugara, pero parun sa rinanubo, house na. Tumpan. Dito, imo mga itumpan. Ngayon, tumulang ako sa Manila, o may Lord, maayo pa lang sa mga. Makahikap ka din tao, wala pa kayo ng ginawin. Amen. Makailap ka sa trabaho. Bless sa Ginoon. Nga, kung sa'yo mga kinahanglan sa iyong trabaho, i-bless ka sa mga trabaho. Negosyo, i-bless sa Ginoon. Amen. Lord, i-bless sa mga mong cellphone. Kaya din liyata, puro lang dingaw. I-bless din mo. Pero din yung huli Bible, ha? Walang magbasa ng Bible, yun. Kaya wala mamay tamo, wala huli, puli cellphone ang mga cellphone. Bible, yun itong masahon ko na ako sa simbahan. So, mag-communicate ka, mag-tweta niya sa to. Tinabuhin ang Bible niya ito. This is month, Bible month, January. Nag-i-announce ni Duterte, ngayon mo Bible month. Ang ano na naging Bible month ang Pilipinas. So, this month, January, is a Bible month. Amen? So, kung wala mo Bible, palikabot mo ka maka-Bible. Amin ba? Kaya ang Bible na ihatag sa inyo, ay abinis ka na eh. Dahil ito rin. Kaya dinig mo na huli simple na kumano ng simple. Huli Bible, yun ito masama. Amen! So, parahilta. So, ang tiyong hindi ay ginilahanglan ito. Ano man, sama kini sa binuhat sa kalaron na siya ihalan niya ang mga tao, siya sa binuhukan. So, hindi ang magkita. Amen? Huwag labaw sa tanan, kung mahimo kang epektibo sa buhaton sa Diyos. Amin ba? Kung saliha niya sa itong pinabuhi na maayo ang itong paglakaw. Maayo lang na itong pinabuhi sa paglakaw na itong sa buhaton. Na maayo ang pagkikipag mga sitwasyon, mga problema, itong masalong masulatan. Amen? Putang tingin ang iyong may suod. Amen ba? Labi na sa mga leaders, workers. Amen? Yes, kung wala ang iyo, wala tayo mahin mo. So, as a leader, as a workers, this church, mahin mo itang putin ito ba ang sa Diyos. Hindi pa. Amen? Amen. So, katulong, ang Diyong na nagdala ka na ito sa naging apin na kalipay sa pangalagad sa Diyos. Amen? So, ka na bang naging apin? Malipay ba ito ka mga lagad sa Diyos? Gitawag kong naging apin. Kaya lang excited ka. Ay, simba na rin. Malang, kasi, wala pa magsugod na anak ko. Amen? Malipay yung mga ating simba ba? Bili ka na, kaya mo na mag, simba na sa Diyos. Kapoy ba yan si Giling ko dito? May pamasagod pa na ba? Magbibig na si Giling ko dito? Isa ba? Magtrabaho lang. No? Di ba mas malipay tayo na antabi sa proseso sa Diyos? Amen? So mula nga, ikinahanglan na ito ang tiyo. Aron ba sinatin na ito ang naghingapin na kalipay? Kaya nagtuunta na kalipay sa kalimutan, ego na dili, mula pa ilang sadna. Kaya nagkalipay, nalingaw, makita na ito sila, ay, makahanggap may pagkukatawa. Pero sa tinuod, hindi na tinuod ng kalipay. Kulang din ang ego, kulang na ang tinuod ng kalipay dahil sa Diyos sa tabang sa Diyos. Amen? Kulang na kung malipay yung matakaroon, hindi nila magsumbra po na wala tagbuang si katawa. Kulang po, hindi nila katawa. Hindi po, sunod sa itong kasing ang masinati na itong ang matuod ng kalipay. Nga grabe yun. Amen? Naghangapin ng kalipay. Ano man? Diyan sa pagkalagad sa Diyos. No?
kung pangalangan pa sa Diyos, balik tayo niyo. Ay, sa una, nangyong po, excited kayo ko. Pero wala na yung malapot, pero tigo. Pero usay pa umang puno na ito po. Pero naikaon ako ba? Sige, nag-stop ito. Tanaw na po ko sa ilang, ang binagabuhin, magkupon. Tanaw na po ko sa ilang isulo. Kunya ka nang mag-excite, malingaw sa ko ka nang mag-question ang answer to sure ng mga kupons. Kaya ako wala pa kong kupons. Akong kuyog na kong kasi po niya kong ilbana. So, hindi pa siya kuya hirap. Kuhan pa. Nang lagad ng itong paruno. Ulit tayo kong apel, isang ako nang usap. Excited ko, yes, gana po eh. Nana po ko'y madungog. Ako yung naunaw, maduna na sa ko'y madungog na bangko. Parang dinitin ko lang, daan, ano na lang kasi, balik-balik na lang, balik-balik na lang. May sa igo, nasa kanya. Nung kino na tanga igo? Hello? Wala na tayo kinabuhi. Tulog kayo, kailangan sa Diyo. Amen? Kaya ikaw na tayo sa istorya ba? Uli na ito sa pagkos mo. Balik na sa sanda na itong buwante. Neng-neng-neng-neng-neng-neng yung paang, buto bang sanghagri. Ah, wala na Diyo. So, ang Diyo sa Diyos na kong kanyang. Ya, sakta Diyo, nag-ibahugan na. Nag-ibahugan na ta, maputli ta, mabarahan. Amen? Kung anagin ang talipay sa pagtanagan. Kaya ang Diyos na Diyo, kanatong arong hindi na kita magbuhat o dautan. Amen? O magbalipayon kita, labaw pa sa itong kauban. Tingang sa kauban, magbalipayon din ka. Suon nga. Kausil nga po, magbalipayon nga siya, basa nga siya. Kasi problema. So ang dihog sa pinigilang lang din niya, no? Karang tinog ng kalipay, mawala mo yung wala na kapag-apag. Amen? So ilong magbuhat mo daw, dili na magbuhat mo ka, o magmalipayon kita, nababas sa atong kauban. Bisa dili ka lang, kalipay po ka, lahi mo lang kalipay mo. Kalipay mo, kuro, ya, kaya na, dili kong buhat mo daw tan, kaya kung buhat mo daw tan, may dosbit. So, ang hinungan na nagpuat siya ng otan, ah, ang hindi siya mabot ng otan, kaya nagpikay sa gabas na. So, pero, wajit sa una-una, nga, dili maalong mabuhan ng otan. Amen? So, ang paas mo yung ikuyawan, so, wala tabag ka na, mabuhat na kong bayo, kaya hindi ko mabas na niya. Kompromiso again. Na kompromiso na sangga. Diba? O kaya, kung sa imong mga gibuhat niya, dili, baka imuot sa Diyos. Ibu na pong gibuhat niya po. Isa dili niya dito mo tayo. In Hebrew 1 verse 9, Hebrew 1 verse 9, Hebrew 1 verse 9, Hebrew 1 verse 9, kapag bahin sa iyang anak, niingon ang Diyos. Ang imong trono, o Diyos, kulong ka dantos sa kanturan. Uguban sa hostisya, mangari ka sa iyong lihan. Amen? Nasa po? Nahilay, sorry. Igugma mo ang kataro, kung ikasilagan mo ang lutan. Sa gipili ka sa Diyos, ng imong Diyos. Nilipay ka, o ikasilunggan, na daw sa imong mga kaupan. Huwag ka nang kalipay ba? Wala mo pa sa imong kaupan. Imong kaupan na kalipayo, pero mas labaw ang imong. Ilutay na, no? Kaya na, magilang, makintaw-alay na lang sa usap kaputang, tapos ibahiman, wala na kina ito. So, pero ang tinuod ng kalipay, nga naan na ito, wala mo pa sa itong kaupan. Kasi imong kaupan, kalipayo, nilipay ko, ano man, kaya nakasundo na ko. Ya ikaw, pas na ba ang kalipay, kaya huwag kayo sundo-sundo. Kasi masundo mo, huwag kayo ilang amo. Pero doon lang kay blessing, nalawa. So na ba, pas ay ilawa, kalipay. Amen? Amen. Hallelujah. So, hindi lang sundo mo di mga butang na itong nasinati. Amen ba? Tapos pa sa atong kaawal, isang dili ka, nasigun. Hindi ka pa nasigun, hindi ka bisitahon. Pero malipay yung dika ng mga lagad sa Diyos. Amen? Hindi na mister ka kuhaon sa doon ang kamari.
at tulad ng mga wala pa kasayo. Amen? At tulad ng mga baby pa sa pagpanganakan. At ito ang bangko nila. Pero kung kita ikaw, 3 years naman ka niya, 5 years, nabautis mo, wala pa. So, feeling mo, wala mo lang niya po, wala kay kalipay. So, mag-apo, tas agad, oh, nga, di mo na, amen? Amen. Hindi na ka, basta nabisitahan, nga, nabisitan, magbubisitahan ang mga magsiba. Ikaw na si Yapon kung balipayo kanunay bisag unsay niya kamo. Amen? So ganun atong kanasig ba? Kanunay gina atong kasinati. Kaya ganun ba kaupan wala sa Diyo? Ganun dinihugan ka? Gihalad ka sa Diyo. Amen ba? Gihalad ta. So dinihugan ka aron ang pagkahinalan ni mo na sa Diyo. Amen? So, kina nga, ato gayong, hindi naman sa anong ngayon, ang Diyos mo gayon ang ato isaligan, ang Diyos mo gayon ang ato malalaban. Ngayon sa kaasap kami, kanyang pasagdan, ano ba na ang hindi ho? Na ang pagkahinalag na ito, hinalag ka, ngayon tapad, hinalag ka. Mali-renew lang na ito, itong pagkahinalag na yan. Pag-inyo na ito atong paghinalan sa Ginoo. Kaya napalimot ang hinalan ta sa Ginoo. Hindi ta gihalan sa kaaway. Lalo ta pa gihalan ka sa Ginoo ang mga nagat niya. Pero kung magawas ta rin nga dapat, makita pa sa tao na hinalan, balaan, hindi. Okay, tungod ka kung lang sa pagpunan ng pagkaliho ang liho, wala na. Nabisi sa mga utang na kalimutan. Kung nagsago na ito, ugala, itang ka nila. Ano man? Ano man di ka nila, ugala? Kinsa, kulang sa kadaso. Kulang sa dito. Dinihugan ta, baka, pagkiliw ba sa ganong hinahan. So, conclusion. At alam, kalapusan niya ko mo sa pag-alaga. Nagikan sa bihog sa Diyos. Diyos ang kapag mga puso. Ano ka ikan kanilya sa mga puso sa Diyos? Kung kay, wala ang bihog. Nabugdaw na ka. Ang dihong ay sa trono, nagigal ni Kristo. Amen? Yan sa yamanan. Sa pangalan ni Jesus. Wala nga kita nga mga anak sa Diyos na kailan na ta. Insa ang pangalan ng atong minatuuhan. Nga mo'y magdabang sa ato. Amen? Nga mo'y magdihong na ito. Pinaagi sa nagdala sa grasya. Ugang talag at inilini. Nga buhaton ang mga butang. Kung alam kini sa Diyos, huwag balaan para sa kaayuhan. Huwag nindot o mulihong biha sa Ginoo. Amen? Kaayuhan mga nindot o mga kaayuhan masinati na ito kung kita dinihugan. Hello, napata? So kung nagihog, makita na ito gayon ang mga maayin butang sa kinabuhi, sa itong pamilya. Hallelujah! Bulihog yan sa Ginoo. Kanato, mahimo kita panalangin o mahimo kita maghimo kita mahimo kita ng mga mayong ihimplo. Mayong gawang ihimplo. Mayong tang ihimplo sa itong mga gala, kawas trabaho, sa pamilya, classmates, schoolmates, marimula. Mahimo kang mayong ihimplo. Example ta niya, sila kita ginahugan sa Diyos. Amen? So, panalanginan niya ang atong mga pagkakuhaton. Kaya gano'n ba? Kitanaan naman ang Diyo. So, sa kayo mo kita ang example sa mga katawan na nagpalibot ka na ito. Example ta, sa atong komunidad, sa atong nasod sa Pilipinas, nag-refer sa unang ulo, di ka po gusto na yung pasaway. Sigurado nyo po kung nga CCTV sa unang panahon. Papakok ka ba lang na natin CCTV? Kung nga CCTV, siguro tala na kung ibuhat. Kita kayo nila. Pero si Kukilo, si Buboy, si Galilio, kawala ka natin cellphone na mga kanilawan. Karoon grabe naman ang cellphone ako, cellphone, Facebook, Facebook, kada na yung mga acting ito musunod. Look, kay maayo ka, ayaw tayo musunod sa barkada. Pero pag ang mama na ang tawag, papa, kay suguod, paunya-unyaan na ito ang trabaho. Ingon pa isang pastor, if you want a blessing, successful na mga career, kailangan magkabalo taong saon. Isang mga mahimong magpukasaksis po lang ang career.
una sa tanan-ayon sa Dios. But, kaduha, kinahanggan niya, piling nito ipaunyakon niya ang inyong buhato. Stop na lang, later na lang, ma. Bugas na to, dahil do. Later na yan. Malang itawag, oh. Malang yan na, abog sa mga tao na puro uniya. Walay asenso na rin. So, kung kaya nilang buhato, pero do it, try! Try and try until you succeed. Gusto niyo mong magpula po yung sulay yung tanan. Ayaw lang nabaruhan. Nagsulay-sulay na kung pagsigarin yung pas. Turuan din talaga yung kuro. Di na lang maugi pa sa wayan niyo. Ni siya, trawan yung pas. Ay niya karon, adik na, di na karuno. Kay ibang isulayan, hindi mao. Ang ipasulayan niyo, ang pagbuhat sa layo. Amen? Dili lang daw time. Wala ka lang sa pasulayak ka pa. Sulay-sulay na lang magpamaka. Kaya na may white na po'y green siguro, may black, may red. Hello! Oh, that is all lies. Bisa kung saan pa na maputi, mapuha pa natin mga lies na. Ginagmay naman po pa. Oo! Hindi na ito kung saan na gamay. Ipapakamakyan kita ni Kristo sa Diyos. Sa tanantang mga sana. Gamay pamakak, gamay reklamo, gamay reprinting, takot na kung matiguman. Nasugdan na nyo pamakak, magsigi na lang sa pamakak. Ya, yung kaginag pa lang, oo. Pero pag narugay na natigo mo na kung mana, pitang samad na gamay, ikaw pa maninagupas, pero nagnaknak na. Grabe kay sugar. Ikaw na ako, kung ikaw, pero ikaw na rin mo, huwag may nagkatulong. Itabikap na ako na may nagtubong gamay. So sometimes, kanang anong atong mga mindset, ito nang ipausap sa mga, Father God, Lord Jesus, keep your mind of Christ. Na magsakitap ka rin, dito yung nanako niya na lang sa iyo pa. Give us a mind of Christ, Lord. A mind of Christ. A kingdom mindset. Kapag dinigay ta kingdom mindset, naanag yung tayo mindset. Ang sana manas mindset, naanag kas po pinuwang niyong trabaho. Ayaw pag unahuna ka ng mindset pang ginuuna, kingdom mindset. Unahuna ni Kristo. Sa Ephesians na kainon, Ephesians chapter 3, verse 3. Sige, ingon niya. Chapter Ephesians chapter 3. Verse 3. 19. Pinaapa unta. Sa dili matugkad. Makinaboy na toon kaya sa Diyos. Dili mindset ha. Naka-English ka lang. Feel na nimo. Nindag na kayo paminaroon. Kingdom mindset. Mind of Christ. Kaya anak banta sa Diyos. Di mataanak sa kalimutan. Buhugikas. Liking kawayan. Anak ta sa Diyos. Ang nagbubla na to ang Diyos. But physical dili. Kundi dili spiritual pangalak sa Diyos. That's why ang atong espiritu may atong papalayunon ng utubo. Ruin spirit. Pero God, ang akong nauna karoon din na sa maayon. Give me a mind of Christ. A kingdom mindset. Ang sa manaking na mindset, Jesus. Ay mo nauna panging harian sa Diyos lang. Kaya di matatagay yun ta. Kaya mata maglugay din rin. Isang may maglangan. Isang may magtuon ni Johay, may maguna ni Satunya. Tigubang pa sa Satunya. Pero salamat sa Diyos kay nakita sa Diyos ang kasing-kasing ni Satunya sa tigilan ng alagad sa Diyos. So yung itagaan sa kaalag na dili magsigarilyo. Dili mo inom. Di magpro-dugay. Ano ba huwag pag-dugay? Itong ihang kapares, kaya ganahan mag-ito itong ninyo na. Kanang mapinag-bingat sa kaya, yung manong nang mabutang si Tinta, si Sinta, si Tinta, si Tinta pa, ito na kalapas siya, na pinahigad ito? 65. 65, o muna ang tanduwa ay 65 na kapahuwa ni 65. Kuna ang pamalutoy na ito, ibang lasa. 70, 80, 90, no? Limunta, makadungutan. May paglawas, pinahigad ni Munay? 95. Wow! Tapos maayo kayo glawas. Amen? Kalimutan na. Pero
pag-abot na nimo, sitinta, kung sa imo mga kabuang, wala misyo, gisingin na kasi ng lawas, na mag-strap pa, kung ang punas, ginawin mo, kung tinuod ka, kung ano lang ko. No? Kaya may mo naman kawag-abot kasi mong pamilya. Pero kung may kapaglawas, pangayon ang pasasino, tagay pangutas ka, pinabuhay mo, gusto pa lang kong pangalagad din mo, Lord. Gusto pa lang kong mabati si mong tulong, Lord. Amen? So, mo na ang tihog, ihatag ka nato sa Ginoo. Tagaan tayo ang taas po kinabuhi. Lugwaya niya itong kinabuhi. Tagaan sa kaayla, kung siya may buwato, di magpawag-uwan, hindi magpun. Di magpulaw, di magsigil trabaho, isang kapoy na lawas, sakit na ilikod. Kaya ang Ginoo ba, buong ka na itagiyak ka sa itong lawas. Isang may tagiyak sa itong lawas, gali? Oo, oh, di ba? Naging walang pulong sa Diyos. Ang atong lawas, templo sa Diyos sa atong arman, di palit na taliya. Ang kamatayon niya sa cross, ni Ginoong Jesus, mao ang bayad sa tanan. Bayad sa inyong kinabuhi, inyong usok, inyong lawas. Di bayad na kaniya. Kung wala ayaw na inyong lawas nga, inyong gamitong sa binuang, halos magpatay na lang kanyang pusok sa silpon, magbuntagay, pagkaugma, wala na kay oras na ipahuway. Yan, magpakaroon inang pagkakaya ni mo, kaya mukhang nalagi. So, give time sa imong lawas, kay singlong yun na ni mo, singlong yun na sa mga. So, muna nga kikinahang na nato ang lihok mo. Amen? Amen. So, panalanginan ta niya sa tanang maayong butang, aron mahimutang, maayong ihimpro sa mga katawahan, mga nagpalipot na to. Aron sin sila, makasabot, makaila, kung pinsan na itong ginagaran din na Diyos. Dili mata perfect, kay di amatas kalibutan, but God did us perfect. Kung sa'yo nakapaperfect din mo, naimong kang matarong sa Diyos, at tubangan sa Diyos, kay di antalini, walang ang Diyos na inapit. Na naging mo kagayang inyong Kristo. Naging mo kagayang inyong Diyos. Ngayon na purang sa Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness all of things shall be given. Tanang butang inubang na ginanyang isuot. Kung unahong lang natin siya. Amen? Amen. Ito kaya tumisay.